pa well coordinated. Pero ito na nga, we're heading on to the battlefield. Game 2 na tayo ng ating all-star match. Team Chooks TV versus Team Ako Si Doggy. 1 point na for Ako Si Doggy, guys. Let us know in the live chat kung sino para sa inyo ang MVP. Yuko, ano ba ang pwede nating expect dito sa laban na to? Nako, kahit anong mangyari, I'm sure galit na galit yung mga teammates natin dito. I think they're still gonna go very aggressive. Like, tingnan mo yan. Early game pa lang, last a lot of damage being taken by K-Bear. Tapos, sina Eruption, nag-sticker lang muna dito sa Gedly. Also, nakita ko, si Doggy, ang kinawa pala niya is si Uranus. So, he went with the hero na tanky na mahirap i-burst. Yung may damage ka, tapos mahirap ka rin patayin. Ito yung mga nakakabwisit, dalawin sa lane. May galit ka ba kay Uranus? Actually, gusto ko siya. He's one of my favorites. It's just so happy na kapag may kalaban ka na magaling din maglaro ng Uranus, talagang mahihirapan kang kentuhan. And by the way, guys, you can see on the upper right part of the screen right now ay yung death counter natin. So ngayon, 0-0 pa for Chooks and Doggy. Kala mo mga wanted lang, no? Pero yep. Yun lang. Naka first of all, bigla dito si Cho able to take out Lou on that Alice. So again, di naman yun yung captain. So wala mo nang bearing yun. But at least they will be able to stop Alice from snowballing. Si Pain, kukuha mo lang ng buff dito. And yeah, pretty passive for an early game. Siguro magpapakiramdaman lang muna sila. And man, looking at Chooks na naka-ano din, oh. Naka-heal dawe lang. Mayroong nag-hi hello dito kay Doggy. Nalis the first kill being secured by Inzai. And, ay, nag-chat pa, oh. Boom! Di ba? Flex, hold up, sabi niya dito. I actually watch Inzai's stream occasionally. And most of the time talaga, ginagamit niya si Gusion. So this is a hero that he's very, very comfortable with. And looks like, since nakuha niya yon, that is gonna be a lot of advantage for his side. 4 kills na lang po at mananalo na ang Team Chooks TV dito. But of course, we will still see kung ano ba mangyayari, kung makakabawi ba ang team ni Ako Si Doggy dito. Guys, again, we have been saying this kanina pa. Share the live stream, tag your friends, make sure na madami tayong manunood ngayon. Paabutin natin ng 800K na viewers. Pero that is gonna be Lord and receiving a lot of damage. Mag-isa siya. So, kailangan muna niya mabuhay mag-isa. Lou being taken out by this cushion yet. Again, LeBron not gonna leave this lane. With what is Inzai Place doing right now? Actually, it's obvious na gusto nila ng game 3 dito kasi there's no calling from one place to another. It all started nung nakuha nila yung first blood against Doggy and they're not stopping. This is a Leon Horde na alam natin from early game time nakakuha ng magandang play, kayang magtuloy-tuloy. And si Kuya Edgar dito, si Chooks, wala pa rin yet. So that's really looking good and what is obvious dito na po. Students na nga, napupuruhan na nga. Ginank na ng Team Chooks natin. 3 kills na lang ang kailangan dito ng Chooks TV team para makuha ang kanilang panalo. Pinalo lang dito, pero ko si Larian was able to use that flicker na ipagbangbako na ulit. Tapos sino manalo dito? Medyo mas makulit si Cho dito. And that is gonna be a dead God at Katcha in the hands of Larian. Nakakatawa yung mga chat nila yun. No? Sabi, trash talk yun ah. Tapos nakakatawa na they invest a lot of resources na makuha si Doggy. And that's actually something na you would want to do, Larian. Isang ihip na lang. Bilang napatay in hands of this paper. Pero natumalon dito si Kuya Mupeng. That is gonna be another kill, making a mega kill for this Inzai. Nag-pop na din ang ultimate si Lou dito. Let's see if she will be able to get a kill. Apparently, the answer is gonna be no. So she is gonna rotate over sa mid lane, just under turret. Siguro clear na lang ang minion wave dito. Still, Doggy, mag-isa pa rin siya. Hay nang napakan si D-Pop right there. Hinahabol na nga siya ni LeBron. Nandito pa nga si Chooks sinahabol. But Doggy, will you be able to get away? May heal pa. Pumalag, kukunin mo ba yung cap coin? Pero may isa pang papunta dyan. That is gonna be a Kufra. Pero si Inzai, mag-isa dito sa may mid lane. Ultimate did not connect from K-Bear. Tapos nag-crying sticker muna siya doon. Natsupai says, hello, pinaalis mo na mga kalaban. Pero hindi nila alam. Tatlo pa rin sila. Si Chooks nagtatago lang sa may bushes. Alam mo, isa sa mga napapansin kong strategy na ginagawa ng Team Chooks TV dito ay hinahayaan nila na mag-overexpose si Doggy on the bottom lane part na. And the moment when they see that Doggy is actually overextended, doon nila hahabulin. Doon nila itatry corner. Pero ang problema, medyo kumukunat na rin si Doggy dito. Yes, Team Chooks TV is getting some kills on the other parts of the map, but they have to make sure, they have to not lose that focus on going for the target
target, the proper target dito, which is Doggy. Pero okay naman, kasi you can see, they're trying to multitask, going for two possible win conditions, which is to try to take the base and to go to Doggy. Can I just say na apat na tao, this is gonna be the third death for Doggy. Matik na yon. Apat man naman ang bumisita sa'yo. Pati si opening game pop by Kaber. Pero si Payne nakakuha ng isa, makakuha ba ng pangalawa? Pero kinahawal pa rin si LeBron dito. Guys, a double kill being secured by this lane. Pero si Hilda, pumapalag na din muna dito sa Gedli. Payne forced to go back. Si Lu is gonna pop that ultimate. And well, hindi na nag-extend or hindi na pumilit si Chooks dito. Zai, please. Gabi naman yun. Labing flex naman yun. And ang dapat gawin ng team ni ako si Doggy dito, time and time again, nakikita nila, their team captain is being pressured. So, maybe either protect him or hanapin nila si Chooks sa mapa. Yeah, pa ang problema kasi si Chooks, mapapansin mo, passive, yung tamang, saktong passive lang sa laro, tawag-tawag sa bush, taking advantage of the Hilda. Passive, eto, for the meantime, tamang meet-up lang muna sila dito, but bro, nakaabang na nga, but not gonna go for it, waiting for Kufra as well as the Gushons to take it towards bottom lane, part of the map, 4v3 to. Just in case, tignan natin kung ano mangyayari dito, you go, what's up? Yun na nga, una nagbambout si Doggy, pero ako po, naka-monster kill na nga bila si Inzai plays dito. Valir forced to go back, they are under turret, si Payne does a heal, pero tumalon dito. Si Kuya mo Doggy, naka-constant, pero makakapalagbaga, pero yung sustain ng Hilda dito. And si LeBron, papasok ka pa dito ah, and was able to at least shoo Doggy away, pero pumasok si Inzai. Sa ultimate dito, si Payne, gonna pop that type of blades, pero mukhang nag-bouncing ball mo na lang din si Kaber dito. No casualties here at the bot lane, pero mukhang nag-aambahan pa rin yung dalawang teams natin dito eh. Well, habang may streamer siya, may bot lane, since I place, bolo kayo dyan. Nandito ako, nagja-jugget. Kasi feeling ko na-realize si Inzai dito. Teka lang, we're spending too much time sa bottom lane part of the map just to get more kills against Doggy. Pero teka lang, si Kuya mo Edgar dito, si Chooks makakatakas. Medyo nung lang sa camera na kung hindi na, baka pa mukhang one kill na ata ang mapupunta dito para sa kanilang opposite or opponent's team captain kill. So one death for Chooks TV. Nako, babawi ba ang Team Doggy dito? Kasi mukhang ata talaga magka-3-day. Can I just say na sumasakit na si Payne ah? I mean, he's standing at a 4-0-1 right now, diba? Tapos, pagka-passion niya ng Tempest of Blades, hindi na siya takot eh. Ganun na siya ako confident. So, feeling ko medyo nahayaan masyado mag-farm yung Ling dito eh. Pero again, intayin pa rin natin kung ano nga ba ang plano gawin dito ng team niya. Ako si Doggy Turtle still up though if they can actually get. Alam ko nakuha ni Payne kanina yung ano eh, yung turtle. But yeah, okay. Gusto yung ganun. 601, di ba? Malinis! Pero yan, pag na-shutdown ng kahit sino dito, and decide of Team Doggy, delikado yan, pero teka lang, magbaka ni Turtle Sight, na-secure nga ni Kuya Robotion dito, and guys, na ipa go for that objective, makakatay si Lu. Kaber will fall down, not to fly as well, pero teka lang, si Itarong Gigante, oh my goodness, double kill, make it a triple kill even! So wipe out ang Team Chooks doon. Sa baba ng mapa natin, Edgar dito, Chooks TV still trying to go for his passive. Makakasurvive nga ba, lumabas ng boost, ayun na nga lang, hindi na. 2-4-3 tayo so far in terms of death counter para sa ating mga team captains. Power of love ata yung nangyari doon. Pero ang ganda ng ginawang... to do set up kay Lu and ni si Chook sa team cap. Ako po humahawal bigla, pero isang players wala nga alas na ako po lasapin mo lahat ng damage nito, but Doggy still was able to survive that one. Payne does say hello na ako po sa Maxio na lang dito. That's a lot of damage being taken by that Ling, and he was forced to go back, but he was the one that got taken down. Si Lu still popping that ultimate, nagpop din ng first kill, makakamambot pa siya Doggy. Medyo, I don't think he is gonna go there in time. May third pa naman, but will she have enough time? Gawin naman ng lifesteal nito, but that is a shutdown on this Alice, and that's more gold and advantage going over to Chooks TV. Ay, nako, halos magkitikit na ang ating death counter para sa ating isang mga kill na lang. Isang kill na lang, 3-3 na tayo dito, pero tamang abang muna tayo dito si Doggy, na alam natin na makunat, medyo mauubos talaga yung mga kills niya dito eh. Valir, to the backup, makaka-backup nga ba si Natupay dito? Pero teka lang, handa pa rin naman dito si Doggy, but under turret, maghihilang dito sa shielding for life. Pero 4v3, makaka-survive pa nga ba? I think not anymore, for Natupay.
Ang ganda ng micro ni Doggy doon ah. He knows he has the sustain pa na ako at sa blaze dito si Pain. Tusok-tusok lang para mga kwek-kwek but was not able to secure anything yet. Na ultimate dito, si Eruption. Gabi pala yung IG and Eruption. Erupt TZ. So, he's not too damage pero kaya naman niya yung sustain yan. Momentum gonna be popped but nothing actually gonna happen. Ako po si Edgar! Biglang napatay niya kasi sa'yo, tol! Ngayon, 3-3 na ang score or ang deaths ng captains natin in their place opted to go out but naging pangalawang patay na lang for this Pain and looks like ako si Doggy, they are steamrolling in the game right now. Leomord and si Chose nila lang po natitira so far. They cancel defend their base. Looks like that is maybe fantasy gonna be popped. Pero naku po yung sustain talaga ni Alice ito with her attention gonna be popped as well. Naku po gabi yung damage yung sinakasalo ni LeBron doon. Wala kasi si K-Bear para isave siya. Napagtulungan ng mag-asawi. Hindi ka... One, hindi kaya, pero teka lang si Pain dito. Nako, makakatakas pa nga, talon-talon dito sa wall. Hindi na mahahabol ni Kuya mo, Hilda. At ayun, 3-3 tayo, no? You know what? I think what went wrong dito, kaya nakakahabol ang team ako, si Doggy, against Team Chooks, is that Team Chooks focused way too much on ganking Doggy sa bottom of yes. The map. That they tend to forget what they can do on the other parts of the map. Maybe push top, yes, nagawa nila. But other parts of the map, I'm talking about the jungle. I'm talking about the mid lane too, kung saan din nabasaga na sila. Tama, and the early parts of the game, pero wait, mukhang akala ko papalag si Inside dito. Early parts of the game, they were focusing on Lu because they know na isa sa magiging frontliner si Lu dito. But the moment she got the triple kill, nabawi din niya yung nawala dito. And again, I mentioned this earlier, si Ling. And let's not forget, Natsupai with the support. Naku po, Phantom Seed, puputok ba dito si Lu mga kamambout? But apparently, hindi. Naku po, Doggy left alone. Pero yung mga ibang members sa putanan din naman si Erin niya, hinahabol ni Hilda. Dito si Ling and Doggy, makakabambout ka ba? Subukan mo. Pero hinahabol pa siya ni LeBron dito. Sabi ni Lion TV, hi, hello, momentum for the pop. Pero bila hinahabol na nakapat. Buong barangay ba naman yon. Isa na lang. At napupush na natin to a game number 3. Bahin si Doggy at sa kanila na ang panalo. Pero for sure, mukhang mag-iingat na si Doggy dito. Hindi ko alam, feeling ko hindi na siya mag-frontline masyado, at least mag-overextend mag-isa. But for the meantime, I think a teamfight is happening down bottom part of the map right now. Let's go, we're going to take over. Ultimate did connect, pero mukhang mag-ultimate sa pagmumuka dito. And LeBron says hello, pero natin may makapag-mambout pa siya. Nasa si Doggy, batay pa rin si Doggy. So they can actually try and press it. Pero Erupt TZ receiving a lot of damage. Nasa gitna ng lahat. That is a dead gatot catch. Pero sumasayaw-sayaw lang sa Gedli. Si Kuya mo Pain dito. Will he be able to take out that LeBron? Apparently, the answer is gonna be yes. So, that is gonna be a 3-1 in favor of ako si Doggy na immobilize dito si Edgar dumali pero na po naging tatlo ba naman ang kaharap mo bigla nagpop ng ang immortality pero hindi pa rin yun enough good sir that is a dead Hilda and TP na lang muna si Natsupai dito grabe maganda to yung 4-4 tayo ngayon match point isang para sa pare feeling ko Doggy wag ka na lumayo eh delikado na yun feeling ko talaga mag 1v1 na lang yung dalawa tapos kung sino yung matalo. Oh, di ba? Sila na lang, oh. Bahala na kayo dyan. Between na Hilda and na Uranus, no? Well, I believe na mas may damage, may burst damage yung Hilda. Though, mas slightly mas may sustain naman yung Uranus. So, ano, ang gandang idea na, no? So, yan, hindi natin pwede sabihin sa players, eh. Pero kasi, makukulangan, feeling ko, kung mag-1v1 sila, mas lalamang dito si Uranus. Kasi shieldings and healings, eh, yes. Hindi niya kailangan umakas sa isang bush. Eh, while Hilda, para ma-utilize yung full kit niya, she needs to utilize yung kanyang passive. Dahil yun niya, kailangan niya lang. Or else, hindi siya makakapag-heal. Unlike itong si Uranus, meron siyang shields, may heal siya. So, yeah, if in case they go for a 1v1, I think I'm gonna go for the Uranus. Yep, ayos pa nila yung itemization. Yeah, I will have to go to Uranus as well. Pero, parang si Pain lang yung nawawala dito. Kukuha ka ba muna ng third? Apparently, that is gonna be a yes. But, yung members ng ako, si Doggy, they are near the Lord area. Si Doggy, humihimalay na naman. Well, si Chooks naman, one death away from
you know, pushing this to a game three. Or si Doggy, who just won that away from just getting... Oop! Nag-ultimate dito si Eraptizi. Then, binanti na maanang kasi Larion TV. Bilang na wala din ang ating show dito. At least one person down from the side of Chooks TV's team. Feeling ko, huntingin nyo na lang si Chooks eh. But, malayo siya compared to where Gushion and Leomord is, Painflix, bilang clear lang muna na minion wave dito. Other members from Akosidogi, they are gonna try and steamroll this. Ako pa lang airborne. Phantom Seek na pop yet again. Pero si Painflix, masayaw-sayaw na naman. Alis, ay godlike! Si Inzai yung nawala yan. Natonta ko pa na wala si Lebron. Hinahabol na bigla ang dalawang natitiyang members from Chooks TV dito. Pero abot ba? Painflix to medyo malalim yan, kuya. Pero sige, narito na tayo. Si Lou to the rescue, yung kanyang asawa. Gonna take out that turret. Pero si Edgar dumali dito. Umiikot-ikot lang si mid lane. In Caper, gonna charge bawal that mamatay. First skill. Tumalong. Bawal mamatay. Literally, bawal mamatay. Queen's Wings being secured mo. By Edgar. Feeling ko may mga moments na gusto na sanang tumulog sa Jukes. Pero dahil yan na kasi one death na lang yung kanyang kailangan sa kanya. Huwag na lang. Kumbaga, balik na lang sa base. Hirap kasi nito kasi kailangan nga ng boost nitong si Hilda natin. Samantalang itong si Uray, walang problema kahit mag-frontline si Doggy dito kung magsasabayan sila. But one thing na ginagawa ng Team Chooks TV dito, ito si Larion TV. Tamang segue muna, clear ng minion waves para at least maybe makabawi sila in terms of going for the other way for this team to actually win, which is going for the base. Tama. So, and they were able to get Lord. Lord is now marching at the top lane. So, itayin na lang nila yan. Everyone is up. Ultimates for everyone is available. Si Pero, ayun lang! Nag-pop ng Phantom Steel. May immortality pero nakapag-sustain. Napakala, muntik nang mamatay ni Doggy Don Lu. Kinapop that first kill para makapag-mamba. Pero bilang pumasok yung asawa mo, sundin mo yung asawa mo, girl! Caper din, jump in. Pero naku po, ayun na, ma-ultim dito. Si Kuya Eruption. And dito sa may likod, Larion TV being chased. At dito mamay siya yung card sa nakasalakating doon, Kuya. Caper being taken out, Larion still being chased. Tatlo ba naman yung humahabol sa'yo, Larion? Able to take out that Valir. Pero si Doggy napatay naman si Larion TV. LeBron forced to go back. That is gonna be a 1-for-2 trade in favor of ako si Doggy. Lord marching naku towards po. The base. Ito na po. Mag-hero na ba? Unless makukuha or mapapatay bigla si Doggy, Lord is still alive. Yung base! Ayun lang, yung base! Yung base! Ako po! Edgar dumali, receiving a lot of damage. Napatay pa si LeBron dito. And isang hit na lang! Ayun na nga. Yun yung nangyari. So, here's the kicker. 4-4.